Magandang araw po sa ating lahat mga kaalbularyo. Once again, to God be the glory. Mirong isang French national na lumapit sa atin ngayon, nagsasakaling magamot pa ang kanyang alaga, kaya dinala niya ito agad sa atin, isang Suzuki DE64W K6A engine, galing na raw ito sa kasa sa Cebu, at hanggang ngayon wala pa ring nagbago. Nang tinanong ko siya, hindi pala siya makaintindi ng English speaking, so ang ginawa ko na lang ay nag-Google Translate na lang po muna ako dito at sinabayan ng sign language. Medyo nagsimula na ang kaba ko rito kasi naisip ko tuloy na galing na raw ito sa Cebu. Alam naman natin na maraming bitiranong mekaniko doon, pero ang nakaiba lang sa akin, ako ay pasado sa kursong albularyo at maraming tao na makapagtestimonyo na hindi lang sasakyan ang aayusin ko, pati na rin yung mga masasamang damo. Pangako ko sa inyo, palalakarin ko yan na walang tsinila sa daan. At huwag nyo lang po himo ang katauhanan, baka isa kayo sa aking maripahan at matuluyang bawat kilos nyo ay hindi nyo na alam. Yon. Okay, try nating paandarin. Yan. Talagang nakailaw yung check engine light mga kalbularyo. Ito po, talagang nakailaw. So ngayon, tingnan natin sa X-ray machine natin. Yon. So ngayon po mga kalbularyo, parang hindi yata umubra ang orasyon at hula-hula ko dito. So ginamitan ko agad ng X-ray machine ko para malaman ko agad kung anong klaseng panuhot ang pumasok sa katawan nito. Medyo matibay ang kalaban ko ngayon kasi parang tumatayo na yata ang balhibo ko. Kung kayo ay maging albularyo na, ma-feel mo talaga kung gaano kalakas ang gahom-gahom ng inyong kontra. Hintay-hintay lang muna tayo mga kalbularyo. Kita nyo naman na still connecting to ECU. Ready to see information na tayo. Ayun. So, andito mga kalbularyo, naka-indicate ang P2229. So, ang nakalagay dito ay undefined trouble codes. So, kung undefined mga kalbularyo, ay walang specific na problema na binibigay yung X-ray machine natin. So ang gagawin natin dito, i-trace up natin kung ano talaga yung 2229. Okay, repair tayo mga kalbularyo. Dito natin makikita yung DTC query. So ayan po. Dito natin makikita yung P2229. Yan. So ito na po mga kalbularyo, ayan, nakikita na natin yung P2229. Ayan, ang nakalagay dito ay yung barometric pressure circuit high. So in speaking of barometric mga kalbularyo, ay magpo-focus tayo sa hangin. Baka ang solenoid lang at saka yung mga map sensor. Ito po, kadalasan ito ang problema pag barometric ang given ng isang scanner lumalabas. So ngayon napapansin natin mga kalbularyo na yung idling natin ay mataas. So ang gagawin natin dito mga kalbularyo, i-check natin yung wiring. Ayan po. So ngayon mga kalbularyo, tingnan natin, i-delete natin kung makukuha ba sa delete. Yan. So tingnan lang po niyo ito mga kalbularyo, ha, yung nakailaw na check engine. Clear DTC. Yan, nawawala yon mga kalbularyo, no? Wala na. At ngayon ay bumabalik. So meaning to say mga kalbularyo, talagang may problema. So ngayon ang gagawin natin dito ngayon, i-check natin tong wiring dito. At saka tingnan natin to kung may problema ba yata to. Kung wala tayong makikita diyan, step 2 tayo, papunta na tayo dito sa control box. Linisan lang natin yung sakit. Pag hindi yan makukuha sa paglilinis-linis ng sakit, magpalit talaga tayo. Okay, Derek Rams. Bunutin na natin to, Derek Rams. Check up natin lahat. So ito na po, na-check na namin lahat ang map sensor at saka yung solenoid niya sa ibaba. Na-check na namin lahat yung wiring at okay naman. So ang gagawin lang natin dito mga kalbularyo ay diretso na tayo sa control box ito.
Yan. Palitan natin to. Tingnan natin kung makukuha na ba yung fault code na binibigay sa ating X-ray machine. Ayan, ito po ang original na kakabit dito. So, ito po ang ating ipapalit. Ito po. Yan. So, ito po ang ating ipapalit na bago. Pero surplus pa rin ito ha. Hindi brand new. Yan. Pero talagang katulad yung part number nila. Yung number. So, try natin ikabit itong bago, Direk Rams. Tingnan natin kung may kaibahan ba. So, ayan. Kinabit ng ating kasama dito mga kalbularyo. Ganito lang kasimple ang pagpalit ng control box. Dito nakalagay po ang control box ng isang DE64W Suzuki. Yan, automatic. Ito po. Pakikabit sa battery board. Tingnan natin dito mga kalbularyo. Baka pag hindi ito gumagana, wala tayong problema dito kasi hindi naman ako nag-aayos, si Direk Ramsey. So siya ang makabayad ng control box, siya ang makatapal. Yan. Ano board, hindi ka ba kinabahan dyan board? Baka hindi ito gumagana board? Hindi, sigurado gagana yan. Siguradong gagana. So ano kaya ang gagawin mo board? Hindi mo ba mag-orasyon muna tayo dito? Tapos ang mag-orasyon. Kailangan dito mga kalbularyo ay mag-orasyon bago natin paandarin. Yan. Pero ano board, nakapagtahas ka kagabi board? Wala, may uwan. Wala ka nakapagtahas kaya nag-uwan? Okay. Okay na battery board? Start. Okay, so nakabit na ang control box mga kalbularyo. Tingnan natin i-start mga kalbularyo. At dito pa rin ang ating X-ray machine oh. Okay, ignition on. Yan. Okay, may lumalabas na check engine light. Okay, start. Ayun. So ayun po mga kalbularyo, nawala na din yung check engine light. Pinalitan lang natin ang ECU control box. Yan. So wala nang check engine light. Pero tingnan pa rin natin sa X-ray machine natin dito mga kalbularyo kung talagang nawawala ba yung fault code. So ngayon mga kalbularyo ay wala na talagang check engine light indicator. Wala nang lumalabas. Yan. Ready to say. No fault code present. So wala na talaga mga kalbularyo. Okay. Problem solved na naman tayo dito. Ayan. Problem solved board. Problem solved. Okay. Thank you sa lahat po. To God be all the glory. So ayan na po, nag-request ang may-ari dito sa akin na mag-picture muna kami at remembrance na rin niya bago pa siya umuwi sa France. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Thank you so much po mga kalbularyo.